Kamusta, mga pobre? Meron akong gustong i-drawing. Eto, tinaguri ang ating bayani. Subaybayan nyo kung paano ko siya gawin, paano ko siya i-drawing. Eh, para ating magulita ang kanyang buhay, ang naging buhay niya sa Pilipinas. Kung paano siya naghirap, kung paano siya pinatay. Itong bayaning ito ay si Ninoy Aquino. Nahalala niyo pa ba? Dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Dahil sa pagmamahal niya sa Pilipinas. Kwento mo, makikinig ako. Ganun talaga. Makikinig ako kung ano bang kasaysayan ni Ninoy Aquino. Eh, ito nga. Habang aking dinodrawing, makinig ka ha. Yung panahon na yun, bata pa noon. Alam mo bang si Ninoy Aquino pinanganak yan sa Concepcion, Tarlac? Pinanganak noong 1932. Doon siya pinanganak sa kababayan niya rin si Marcos. Alam mo ba, yun siya pinakabatang naging mayor sa Tarlac sa edad na 21. At siya naging gobernador sa edad na 26 lang, paring Alan. Siya rin ang pinakabatang naging senador sa edad na 35. Di ba lalusot ni Nakulong? Panahon ng Marcelo, panahon ni Marcos. Di ba yan eh, ano ba dahilan bakit Nakulong yan lalusot? Kaya Nakulong yan. Siyempre, kung sino yung nakaupo at kinakalaban mo, napakaraming armas. Kung sino ang nakaupo, maraming armas yan para sa'yo, panlaban sa'yo. Pwede ganyang pag-isipan o kasuhan ng kahit anong kaso. Pwede kang pagbintangan ng kahit anong ibibintang sa'yo, gustong ibintang sa'yo. Parang nagiging hadlang ka sa kanyang daanan. Pag ikaw ba may hadlang sa daanan mo, ano ba gagawin mo? Lalo na't kinakalaban mo siya. Kausapin mo siya para magpasundo kayong dalawa, di ba? Hindi pwede. Sa politika, bantak mo ng politika, parang Alan. Pagka kinalaban mo ang nakaupong presidente, may kalalagyan ka. Alam mo naman si Marcos, utak militar yan. Pinaaresta ni Marcos noong September 22, naalala ko yun, 1972 yun. Pinaaresta yun tinambakan na kung anong-anong bintang, kung anong-anong kaso. Meron daw nakikisama raw sa NPA. Terorista raw. Ganun talaga ang takbo ng buhay, paring Alan. Kaya nga, habang nakakulong si Ninoy, napakaraming hirap ang dinanas ng tao na yan. Pitong taong mahigit, pinakulong yan. Wala siyang dala, wala siyang nakikitang iba, sa Laor. Sa Laor, may base nga doon, kinulong yan. Nakakalala ko noon Habang si Marcos nalilibang sa kanyang kasikatan, nalilibang sa kanyang pananatili sa Malacanang, napakaraming nangyayaring katiwalian. Kaya nga si Ninoy Aquino lahat ng katiwalaan binubulgar ni Ninoy Aquino. Lahat ng mga balak niya binubulgar ni Ninoy Aquino. Kaya nga si Marcos galit na galit. Dahil siguro nag-aalala rin si Marcos, nagpatawag nga ng eleksyon niya si Marcos.
lumaban si Ninoy habang nakakulong. Eh ano bang nangyari nun eh? Alam mo ba parang alat? Wala rin. Nanalo pa rin si Marco, siyempre hawak niyan lahat. Hawak niyan lahat hanggang sa si Ninoy Aquino habang nakakulong eh. Nagkasakit sa puso. Nagkasakit siya sa puso eh. Gusto ni Marcos ipa-operahan siya sa Heart Center of the Philippines. Eh hindi pumayag si Nino eh, dahil nga lahat nung doktor doon eh pinatayo nga ni Milda Marcos yung Heart Center, tapos doon operahan si Nino eh, di ba delikado parang alam. Eh yan ipinadala sa Amerika. Sa Amerika nagpagamot niya, pinadala ni Imelda Marcos at ni Marcos yan. Eh para ring matahimik siguro eh, tumayag na si Marcos para wala na siyang tinig sa lalamunan. Eh alam mo ba nung yan kininoy habang nasa Amerika ay muntik nang sumuko yan. Pero sa buyo ng mga taong bayan sa Amerika, yung mga Pilipinong nakatira sa Amerika ay binuyo si Ninoy Aquino na pababayaan na lang niya ba mga Pilipino. Kasi yung panahon na yun, kasalukuyang magulo na sa Pilipinas. Talagang ang mga tao ay nag-aaklas. Kabilaan na ang mga rally-rally. Nakita ni Ninoy, naisip niya na nasimulan niya na siguro eh. May tatapusin siya. Pero alam mo ba parang alam eh. Habang si Ninoy eh, binaplano niyang bumalik sa Pilipinas, pero siya ay nakahanda na sa maaring mangyari. Dahil maaring naramdam niya sa sarili niya na maaring buhay niya ang kapalit. Eh, doon sa mga sa Amerika, yung mga kausap niya mga Pilipino, nagtatalumpati siya. Doon niya binulgar lahat ang mga dinanas niyang hirap sa panahon ni Marcos. Kung ano-ano ang binintang kay Ninoy na walang lahat, wala rin katotohanan. Minasama niyang gusto si Ninoy para lang maging mabuting tao si Marcos. Yun ang ginawa ni Marcos nung panahon na yon. Eh, nung panahon na yon, parang alam eh. One side lang ang balita, kaya ang tao madaling mapaniwala na masamang tao si Ninoy. At ang pinakamabait na tao ay si Marcos. Kasi eh, lahat ng media ay hawak ng gobyerno. Walang binabalitang masama ang ginagawa ang gobyerno. Ang binabalita lang ay puro masasamang ginagawa ni Ninoy, na puro naman imbento lang daw. Eh ako ay saksi. Napaka tindi ng politika noong panahon ng Marcelo. Ha, parang ikinamo parang ala na itong si Ninoy eh, napaka sakit ng buhay, ng sinapit na buhay nitong Ninoy na to. Ginulong na, pinatay pa. Ganyang kahirap ang buhay ni Ninoy. Nakakaawa, nakakalungkot, nakakalungkot. Pero itong si Ninoy din ang naging daan para mag-aklas ang bayan, dahil hindi tanga ang mga Pilipino. Ang Pilipino kasi tahimik lang yan, pero nagbubuntong hininga lang yan sa mga hirap na dinadanas. Tulad nating panahon ngayon, eh, tahimik ang Pilipino, pero nagkikimkim yan, nagbubuntong hininga lang yan. Eh, sana eh, mga nanunungkulan, eh, huwag lang manungkulan sa mga kakampi, o huwag lang manungkulan dahil sa sarili. Eh, kayo'y binoto namin, kayo'y pinaupo namin dyan sa inyong tungkulin na yan para pagsilbihan ng tao. Hindi kami ang magsisilbi sa inyo. Kayo ang dapat may obligasyon sa tao. Oh, sige na, Lolo Sid. Maraming salamat. Kung saan ka naman makapunta, magpaalam ka na. O nga pala. Hanggang dito na lang, mga kaibigan. Maraming salamat. Ako si Lolo Sid. Maganda ba yung drawing ko? Kahit na. Medyo malayo, pagtsagaan nyo na. Naalala ko lang kasi si Ninoy. Ngayon araw na to ang kamatayan niya. Ngayong araw to Pinas lang ang ngayon eh, palagay ko may tuturing na bayani ang mamatay ka sa isang hatikain para sa bayan. Sige mga apo, hanggang dito na lang ano. Tayo magdasal at mga namumuno sa atin magpakabait na kayo, matakot sa karma. Bye bye.